Okay guys, pupunta tayo sa bayan ng Labo ngayon. Di-deliver natin yung request sa mag-asawang Bulayek. So bike muna tayo. Let's go to Labo, Camarines Norte. Alright guys, narating na natin yung lugar. This is a Barangay Iberica sa bayan ng Labo. Papasok na tayo sa location kung saan doon nakatira ang mag-asawa sa may ulan nito, sa may dulo nito. So guys, malapit na tayo. Alright, putik yung dulo. So, nalaglag yung bisikleta. Mabuti na lang, hindi tayo sumemplang. Alright. Okay, so guys, we're here. Nandito na sila yung bahay ng mag-asawa. At ito, palagay ko ay ito yung palikuran nila. Ilog yung kabila. So ganun yung buhay ng mag-asawa sa lugar na to. Kaya lang may aso. Ikaw po, nanay. Magandang araw po. Nandito na po ako. May doggy. So ito yung bahay nila nanay. Inattach lang nila sa puno, yun yung nagsilbing halig eh. Tapos nilagyan ng pawid tsaka trapal. Alright. Nanay. Okay. Naglabas po yata ang iyong pinakamamahal na asawa. Ito naman yung kanilang lutuan sa lugar na to. Naoperahan na kayo, hindi pa? Hindi pa po. Ah, hindi kayo natuloy. Ano? Sa ano pa naman ako naka-schedule? Kailan pa po? Sa April. Ah, sa April pa. April pa. Akala ko eh naoperahan na kayo kaya hindi agad ako nagpunta. Sa ano ako naka-schedule? Sa April pa po. Ay, diyan nang nanay, wag na kayong lumabas. Ako po ang papasok. Kung natatandaan pa po ninyo ang aking boses, ako po yung pinuntahan ninyo sa Kapitolyo. Si ano? Romel po. Opo. At dala ko na po yung request ninyo na transistor radio. Ay, salamat. Opo. Pero dahil alam ko na wala kayong kuryente rito, walang kuryente, ano po? Wala. Ay, ano? Siyempre, mahihirapan kayong mag-charge. Di po ba? Kaya ako po ay naghanap pa ng transistor radio na nababagay sa inyo. Ito po ay solar power. So ang magcha-charge po nito nanay ay araw. So mamaya i-set up ko po ito. Ako yung hiram ng transistor at yung transistor ko yung nasira na ay opo. Hindi na daw magawa. Opo. Kaya dadating nga namin kahapon na kami sa South Road. Opo. Araw. Mabuti pala hindi agad ako pumunta. Nanay, ito yung solar. Hawakan po ninyo. Nang hiram ako. Ayan, ng yan yung solar. Kaya ako na po ang magse-set up niyan mamaya para hindi na kayo mahirapan. Ilalagay lang naman po yan sa bubong. At narito po ang transistor radio. Ayan. Ayan. So, yung pag-charge, yung power po niya nanay, manggagaling na sa araw. Ano po? Halimbawa, dun ito nakalagay sa taas, di na ito aalisin. Ay, dapat po ay hanggat maaari, wag po ninyong alisin. Wala naman yata pong nagnanakaw dito sa lugar ninyo. Ano po? Wala. Ay, sana wala. Nisan ay meron, pumasok nga dito. Mabuti ay gising ako. Dinakot yung manok na may tali. Nako ay, naman. Nakalabas ako, tsarado ito. Opo. Pag naalis yung asawa ko, naalis, pinasasara ko ito. Opo. Eh mabuti, binitawan ang manok. Opo. Na nakatali. Mm-mm. Sabi ko, kilala ko ikaw. Opo. Eh binitawan ang manok.
mga bandang alas dos, alas 5 na huli yung dalawang bata. Bata lang naman. Opo. So, eh, medyo problema din po pala yun, ano? Dapat po ay... medyo kubli man siguro. Pag kinubli nanay, hindi matatamaan ng araw. Pag hindi tinamaan ng araw, hindi makakapag-charge. Paano gagawin natin ito? Ay, siguro, bihira naman kami kaya umalis. Naalis kami, masimba. Tsaka nung nag-uwi nga ni kami sa kanila. Opo. Kami sana may kuryente na. Opo. At mayroong yun libre sa pakabit ng kuryente. Naka-schedule kami. Opo. Ay pagdating dito nung magkakabit, ay hindi ang pangalan ko ang nakalagay. Ibang pangalan. Hindi ako Opo. Kinabitan. Nako naman. Ngayon, nilakad nga namin. Nagpunta kami ng asawa ko doon. Opo. Sa ano. Sabi ko kay Kapitana, bakit Kapitana at ganun? Kayo naman ang nag, ano nung mga papel na tipinirmahan dito naman sa inyo. Hindi naman kami. Ay, bakit iba ang pangalan? Nayaan mo po, anak, kakabitan din kayo. Ay, hanggang ngayon, hindi pa na, ano, ang ginawa namin ng asawa ko, nagpunta kami sa istasyon ng radyo sa Ilbis sa Dait. Opo. Yung ano ng Kanuriko ay may oras sa Dait. Opo. Na, ano, ay sabi, bayaan mo nanay at aanihin ko na makabitan kayo ng kuryente. So kayong dalawa lang po ngayon ang nandirito? Kami lang talaga naman ang namumuhay. Wala opo. Naman kaming ibang kasama. Opo, opo. Kaya. Ay, siya. Ay, sige nanay, at iseset up ko na po yung transistor ninyo para yan ay magamit nyo na. Kasi ang mangyayari nyan, paano yung transistor po ninyong gamit ngayon? Di battery? Di battery ay ano nga? At yung magastos din. Ang sabi nung may-ari, ano anyan yan ate, ay 1 linggo lang yung dalawang baterya. Ayun nga yung baterya na ano po, nakalagay doon. Ay tatatlong araw ano yan. Ate, ay ganyan na yan, pinakamalakas na yan. Mga ilang, wala na din. Ayan, sige nanay. At iseset up ko lang po yan para sa inyo. Okay, nandito na yung request ninyong transistor na radio. Pang ayan. Ano pala ito pa? At yan, ang kagandahan yan tatay, magkakarga ka ng kuryente sa araw. Sa araw lang. Ito po. Ang gamit na solar panel. So guys, si tatay, ano na nga po yung pangalan tatay? Arnold po. Arnold po. Hanaban. Hanaban. Ayan. And then, si nanay? Ninita. Ninita, o nanay. Ayan na po yan. Isinasaks na ka lang po sa gilid. Pag inilagay po sa araw, magcha-charge na po siya automatically. Ay, maski hindi, ay kailangan isarado, ipatayin. Mas maganda po pagka low bat, mas maganda po siyang sarado. I-charge lang po ninyo ng ilang oras, pwede na po uling gamitin. Alin dito ang mga pinipihit? Nanay, ito po yung volume. Ayan, ito po ang volume. Ito. Volume, yan. So, ganyan din po ang switch. Pag pinihit po ninyo ng pabalik, pakaliwa. Pag ganyan. Patay. Pag pinihit po ninyo pa kanan, buhay. Okay po. Para ilipat sa halimbawa. Ito po nanay. Yan, dito. Yan, kung ililipat ka po ng ibang istasyon, diyan ka po pipihit. O, yan po ang pihitan. Ay, pag halimbawa gusto ko sa AM. Gusto mo po sa AM, nanay, ito po. Ito. Saan po naman papunta? Yan po, papunta po dito. Papunta rito. Pakaliwa, yan. AM na ay po yan. May SW, may FM. Pag MP3 po, pag merong music at meron din kayo, pwede rin po dyan. Pag sinagat po, pang USB po yan. Ay, yung mang music, yung may USB, yan. So para hindi kayo mahirapan, mother, yan, dyan ninyo ilalagay. O, naka-FM kayo dyan. Naka-FM ito. Opo, okay na. Tapos, pag nakakakita na kayo, mother, ito po yung sa ilaw. May plus light pa po yung kasama. Okay? Salamat. Si tatay, marami. Medyo nakakaaninag naman, ay siya ang gagamit ng ilaw. Maraming salamat. So, ayan nanay. Multi-function po, pagkagabi pwedeng ilaw, pwedeng transistor sa umaga. Okay po? Tapos, kung sakaling dumating yung panahon talaga nanay, tagilid po ninyo, ay sorry, at talagang sabihin na nating ninakaw ang solar panel o mahina ang araw, hindi makapag-charge, pag binuksan po itong likuran na ito, pwede pong maglagay ng dalawang D-size na battery, yung pinakamalaki. Malaking everyday. Opo.
Ayan. So, malaking bagay po ito na magagamit ninyo. Salamat. Opo. Maraming salamat. Ay, nagbigay din sa amin nung kaminsan kami nag-meeting sa senior citizen. Opo. May ahimpin ng solar ilaw. Opo. Binigyan kami ng isang bumbilya. Opo. Sabi ng asawa ko, ano, nabiak daw. Aroy. Hindi na nakarga. Hindi na po nakarga, yun lang. Hindi na. Mm-hmm. Ay, maraming ayan, so, may flashlight na po kayo. May radyo pa po kayo. Ito tatay, dito po sa ibabaw. Ayan. At ikaw naman ay medyo nakakaaninag pa. Pag kinalbit nyo po ito, papunta rito, ayan, umilaw na po kaagad. Ayan, pabalik. Tapos, MP3, pag meron po kayong USB, ilalagay dyan, puro music. Pag ibinalik po dito, FM siya. Pag nilagay doon, AM. Pakaliwa. Sa pundo po, pabalik. Okay, pakaliwa sa bahagi ko. Pag nandito sa may harapan ninyo, pakanan, pabalik. Salamat, maraming salamat. Wala akong maiganti sa ay, iyo. Ay, mayaan na po. Maraming salamat. Saka, sa panalangin, yun na lamang ang naigaganti ko sa mga natulong sa amin. Mm-hmm. Ayan, so guys, kayo ay iniimbitahan namin na kung merong kayong merong busilak na puso upang tulungan ang mag-asawa, you can contact me through my Facebook or you can contact me through my, mag-PM lang po kayo dito sa aking YouTube channel. Just click and comment down below or pwede nyo pong bisitahin yung mag-asawa sa mga taga-lalawigan ng Camarines Norte dito mismo sa Barangay Iberica sa Bayan ng Labo. Anong purok po ninyo, tatay? Purok uno po. Purok uno. So, makikita naman po ninyo kung ano ang kalagayan ng mag-asawa nanay. Pasok po kayo para maipakita ko po yung loob ng inyong tirahan. Tay, pasok po kayo sa loob. Ay, tumani. Nag-back ako ng sako at dito sa tulugan namin, natulog. Natulo na. Lahat naman ito natulog. May mga nasa ano lamang kaming sako. Opo. May lagay at mag-back ako ng sako at dito sa patapat ng pinakahigaan namin, may natulog. Mm-hmm. Okay po. Ay di kailangan ninyo ng trapal pa. O sige nanay, bibili ako ng trapal para dito sa bubong ninyo. Opo. Ay ano po, pansamantala, wala pa tayong maraming budget ay. ano nga ni po, ay di may pinagbagyo baga po. Di, opo. Tinalbo yung aming bubong dyan na yero na apat. Mm-hmm. Na ano kami sa DSW. Kay Kapitana. Opo. Nagpunta kami sa DSW at sabi, ay wala pang pundo. Opo. Okay. Papaliwanag ko lang po nanay sa mga viewer natin. Kung mapapansin niyo guys, sa loob nito, mayroong haligi siyempre. Pero itong haligi na to, ito po ay literal na puno. So, yan ang advantage nila tatay, ang kanilang haligi hindi mabubulok sapagkat yan ay puno. Ang ikalawang haligi ay puno pa rin, mga buhay na puno po yan. Lahat naman po ito puno. So, guys, lahat yan puno. Pupunta lang ako sa labas. Kung makikita ninyo, ginawan lang ng paraan ng asawa ni nanay. Ang dingding namin yung bakod ng pine, nilagyan lang namin ng kurtina, nilagyan ng sakong, may counting plywood na ano, sinaksakan para lang kaming hanginin. Opo. Ayan, so guys, sandali, lalabas lang tayo para makita ninyo yung kabuuan ng tinitirahan nila nanay. Ano po? So, ito yung kanilang banggerahan or lamesa kung saan dito nila hinuhugasan yung kanilang pinagkainan. So, may problema tayo rito kasi pag umuulan, malaki ng problema nila mother. Walang bubong itong area na to. Ha? Tapos, dahil yung bahay nila talaga dati noon ay nagibana, ginawan lang ng paraan, dalawang puno, yun ang pinakang haligi, as you can see guys. Ayan, dalawang puno yan, yun ang pinakang haligi. Tapos, ginawan na ng paraan, pawid, trapal, tela. Itong gilid na to guys, ito ay bakod ng farm. So itong bakod ng farm na to, yun na ang diretso dun. Ito na ang dingding nila nanay sa likuran. Tapos pinagtagpi-tagping sako, tela, at kung ano pang pwede na pwede nilang magamit dito. Mabuti na lang at merong parsela ng lupa na kahit papano ay safe yung lugar nila. Ayan. So
yung kanilang kubeta, walang bubong. So problema pag umulan, mahirap ang kalagayan nitong mag-asawa dito sa lugar na to. So guys, paano pala ang tubig ninyo, mother? Nanghihingi po kami dyan, oh. Nanghihingi kami. Pinapilal ako ng host na gano'n. Ah, may nagbigay naman sa inyo, host. So, ikinakabit nyo na lang po sa gripo. Doon sa kay Asis. Opo. Kagawad, hindi naman sa kagawad yan. Hindi, yung surveyor. Ah, surveyor. So, pag ikinabit po ito doon, pinagbabayad pa kayo ng tubig? Hindi, hindi. Na. Ayaw nga ni, sabi ko, makikusir kami at may kuryente. Ano sila. Eh, sabi niya, huwag na, basta kailangan ng tubig. Magsabi na lang. Kaya kami, nag-ano na, makabili kami ng hose. Mm-hmm. Hanggang doon lang naman yan sa may siminto. Mm-hmm. At doon lang naman tayo ng pera. 1,000 din yan. Mm-hmm. So ito po ay bigay na ito sa inyo, libre. Okay. Wow. Mabuti ano, na lang. Binigyan kami ng pera, kami na ang bumili. Ah, kayo na po ang bumili. So yan guys, yung mga gustong tumulong kami sa mag-asawa. Ano, ang balak namin, pipi out, magtatayo kami doon ng maliit na bahay-bahay. Mm-hmm. Ng tulong para magkaroon ng makapagpatayo kami ng maliit. Yan po kami ba doon sa bandarang sa may parang kahang. Salo din. Sabi ko siguro marami naman ang mahihingan ng tulong. Mm-hmm. Ayan. Eh, marami naman pong may mabubuting kalooban dito sa ating lalawigan na tutulong sa inyo, sigurado yan. So, mga lakwalakbay, so babalik na rin ako ng diet dahil meron pa akong mga gagawin. Sa lahat ng may busiliak na puso na gustong tumulong sa mag-asawa, you may contact me on my Facebook page. Pwede ko po kayong samahan dito sa lugar na to, or you may visit them directly dito sa barangay Iberica Purok Uno. Basta sabihin nyo na lang po saan po ang bahay dito ng mag-asawang bulag. 100% ituturo kayo kung saan itong Arnold po at Ninita. Arnold po at Ninita Hanaban. Ah, may iba pa rin. Pa rin. Baka sa iba pala kayo makapunta. Well, anyway, kung kinakailangan ng tulong, why not? Pero sa ngayon, silang mag-asawa muna ang inilalapit ko sa inyo upang mabigyan sila ng karampatang tulong. So, hanggang yan na lang muna. Romil Calvario del Moro is now signing off. Paalam! Mabuti nga nito. Ngayon lang pa rin ito.